Hi guys! Welcome back sa aking channel. I'm Marjorie Tapang. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel, interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po akong makakatulong sa inyo. And pasensya na guys, kung ngayon lang ulit nakapag-upload, medyo natagalan itong next upload ko kasi medyo naging busy ako nitong nakaraan and may mga pinagdaanan ding personal. And ngayong 2023, magbabalik ako ulit para sa aking mga tips and tutorial vlogs. Sana hindi po kayo magsawang manood sa aking mga tips and tutorial vlogs and may matutunan po kayo. And salamat kasi kahit 2023 na, nandito pa rin kayo sa aking channel and nanonood pa rin kayo ng aking mga videos. So, I hope makatulong itong mga videos ko. And by the way, for today's video, ituturo ko sa inyo ang updated process ngayong 2023 kung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS. So, kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! So, una, gamit ang iyong cellphone or computer, buksan niyo lang po ang inyong internet browser at pumunta po tayo sa website ni sss.gov.ph. Don't worry po, ilalagay ko yung link ng website ni SSS dito sa description ng video ito para i-click niyo na lang po para mapunta kayo sa website ni SSS. So, once na sa website na po kayo ni SSS, click niyo lang po yung member. After that, mapupunta tayo sa member login. So, dito ilalagin natin yung user ID and password. So, dahil wala pa kayong user ID and password, gagawa po muna tayo ng user ID and password. So, importante po itong user ID and password sa SSS para makapasok tayo sa ating SSS online account and magamit yung features ng SSS online account. So, pwede natin makita dito yung SSS contribution natin, kung nahuhulugan ba tayo ng employer natin. And dito na rin nag-a-apply ng loan via online and other SSS benefits. So, importanteng magkaroon tayo ng user ID and password sa SSS. By the way, kung may user ID and password na tayo, hindi lang dito sa SSS website natin pwede i-login. Pwede rin natin yon gamitin or i-login sa SSS mobile app. So, para mag-register ng user ID and password, i-click nyo lang po yung word na register sa baba ng member login. After that, may makikita kayong reminders, basahin niyo lang po siya. And then later, ituturo ko rin naman sa inyo kung ano yung mga reminders na yan. And then, i-click niyo po yung box ng iCertify para malagyan ng check. After that, i-click niyo po yung proceed. And then, makikita na natin yung online form. So, yan yung mga details na need nating fill upan para magkaroon tayo ng user ID and password sa SSS. So, una, itype po natin sa box ng CRN / SSS number yung CRN number natin o kaya yung SSS number natin. So, isa lang po sa kanila ha, either CRN number or SSS number. By the way, yung CRN number is makikita dun sa UMID ID natin and yung SSS number naman ay makikita dun sa E1 form pag nag-apply kayo ng SSS number sa SSS office. Or pag online kayo nag-apply ng SSS number, yung SSS number na binibigay online. So, yun yung SSS number. So, make sure isa lang yung ilalagay nyo dyan, either CRN number o kaya SSS number. So, dito sa example natin, SSS number yung nilagay ko. And then, ilalagay natin yung email address natin dun sa email address na box. And ilalagay ulit natin yung email address natin dun sa confirm email address na box. So, make sure same email address yung ilalagay natin dun sa dalawang box na yon. By the way, kung nag-register na kayo ng SSS user ID nyo, gamit yung email address nyo, and halimbawa meron ding relatives nyo magpapa-register ng user ID and password nyo, hindi nyo na po pwedeng gamitin yung email address na ginamit nyo sa pag-register ng user ID nyo, and gagamitin nyo ulit sa ibang tao yung email address na yon. Kada email address, isang account lang ng user ID and password sa SSS. So, dapat ibang email address na rin yung gagamitin. Pwede namang gumawa ng bagong email address. Madali lang gumawa sa Gmail or Yahoo. And make sure same email address yung ilalagay natin sa dalawang box na yan, ha?
And reminder ko lang din po, dapat yung email address na ilalagay nyo dito is dapat active kasi mag-i-email sa atin si SSS ng confirmation kung successful yung registration and nakalagay doon yung link na i-click natin kung saan tayo maglalagay ng user ID and password. So kung mali po yung email address na ilalagay natin, hindi natin marireceive yung email ni SSS sa atin. So make sure active and tamang email address yung ilalagay natin kasi mag-i-email sa SSS sa atin. By the way guys, if ever may na-encounter kayong may sulat na red sa bandang kanan, ibig sabihin may error or problem dun sa details or information na fill up nyo. So for example, dito nakalagay invalid CRN number / SSS number. So ibig sabihin mali daw yung na-type kong CRN or SSS number. So dapat double check nyo yung information, lalo na yung SSS number or CRN number na ilalagay nyo. Dapat walang nakasulat na kulay pula dun sa bandang kanan. Pag may nakasulat na kulay pulang mga words or notes, ibig sabihin may mali sa details na fill up natin. So next nating fill upan is yung prepared user ID. So magagawa na tayo ng user ID natin sa SSS. So dapat daw po yung user ID natin is minimum of 8 characters and maximum of 20 characters. And dapat daw po is combination ng word and number. Ang unang character dapat is letter. And bawal po ang special characters, ang pwede lang is underscore. So dito sa example, ang ginawa kong user ID is Marjorie2387. So combination siya ng word and number. So, i-type nyo lang po yung user ID dun sa prepared user ID na box and then i-type nyo po ulit yung user ID na naisip nyo dun sa confirm prepared user ID. So, make sure same user ID yung ilalagay nyo sa dalawang box na yan. And then, fill upan natin yung surname or yung last name natin and yung given name or first name natin. And yung middle name. So, kung may junior kayo or the third, sa suffix nyo po ilalagay. By the way guys, if ever habang nag-fill up kayo ng user ID nyo, kung may lumabas na ganito sa bandang kanan na this user ID is not available, ibig sabihin meron ng tao na may user ID nito sa SSS. So isip na lang kayo ulit ng ibang user ID. So halimbawa maganda 3593 or basta isip kayo ng user ID na iba pa, pwedeng name nyo and combination ng birthday nyo. And kung wala na yung sulat sa bandang kanan na kulay pula, ibig sabihin available na yung user ID na yon. So pwede nyo nang gamitin or i-register yun sa SSS. And next na fill upan is yung date of birth. So i-type po natin dyan or fill up natin yung birth date natin kung kailan tayo pinanganak. And don't forget na fill upan din yung address natin. Kung may room number kayo or unit number, i-type dun sa box ng room number or unit number. And kung wala naman, okay lang kahit hindi fill upan kung ano lang available. So dito sa example, ang available lang is number ng bahay at saka street. So fill up ko lang dun sa house number and street. Kung wala kayong subdivision, okay lang din kahit hindi nyo fill upan kung ano lang available sa address nyo. And i-select natin kung Metro Manila or province kayo. I-click nyo lang yon para malagyan ng check. So dito sa example, ang clinic ko is Metro Manila. And then i-select nyo kung anong city kayo. And then i-select nyo kung anong barangay kayo. And automatic na lalabas na yung postal code kung saan kayo nakatira. And then, sa foreign mailing address, kung wala naman kayong address abroad, kahit hindi nyo na po yun fill upan. And then, sa registration preference, i-click nyo lang po yung select 1 kasi dyan, mamimili na tayo ng details or info na gagamitin natin para sa pag-register ng user ID and password natin sa SSS. So, para makaregister tayo ng user ID and password sa SSS, isa sa mga info nito dapat meron tayo. So, ito yung mga choices na kailangan natin na dapat meron tayong isa sa mga info nito or details nito para makaregister tayo ng user ID and password. Kung wala kayo kahit isa sa mga information na to or details na to or registration preference na details, hindi po tayo makakaregister sa SSS. So, una, yung savings account number or cash card or UMID ATM na galing kay SSS. Kung alam niyo yung account number na yon na galing kay SSS na ATM,
pwede po yun gamitin pang register as registration preference. And kung may mobile number kayo ni-register sa SSS, pwede rin po yun. Kaya lang minsan kasi sa sobrang tagal na natin nag-register ng SSS number natin, hindi na natin alam yung mobile number na nakaregister kay SSS or pwedeng nawala na rin yung number natin or SIM card natin na ginamit sa pag-register sa SSS. So kung may UMID ID na po kayo or UMID ATM, pwede nyo pong i-select yung UMID card, pwede po siyang gamitin as registration preference. Yung PIN code ng UMID ID or UMID ATM nyo, yun yung lalagay nyo sa registration preference na box. Kung nag-fill up na kayo ng UMID ID and hindi pa dumating yung UMID ID nyo, pwede nyo pa rin i-select to. May option naman na hindi nyo lalagyan yung PIN code. Ang lalagyan nyo lang is yung mother's maiden name nyo, yung pangalan ng nanay nyo nung dalaga pa siya. So, kung employed naman kayo, meron kayong company pinagtatrabahuan or halimbawa kasambahay and yung boss nyo or yung amo nyo yung naghuhulog ng SSS country nyo, pwede nyo pong hingin yung SSS number nila ng company nyo kung saan kayo nag-work or ng boss nyo na naghuhulog ng SSS country nyo para ilagay po dun sa employer ID number. Pag nag-register kayo sa SSS, yun yung ilalagay nyong registration preference. Sabihin nyo magre-register lang po kayo ng user ID and password sa SSS. And then kung voluntary payment naman kayo or like OFW or self-employed, halimbawa kayo nagbabayad ng SSS konti nyo, pwede nyo po itong i-select yung paid payment reference number para yung PRN number ng resibo nyo pag nagbabayad kayo ng SSS number or SSS konti, yun yung gagamitin yung registration preference. Itatype nyo lang po yung PRN number dun sa box ng registration preference. Basta i-select nyo po yung paid payment reference number as registration preference nyo. And kung may existing loan naman kayo, pwede rin yung date of loan with existing loan balance. So kung naalala nyo kung kailan kayo nag-apply ng loan. And pwede rin po yung transaction number shown in your personal record. Pag nag-apply kayo ng E1 or E6 or SSS number online, meron po doon yung transaction reference number. So, pwede nyong gamitin yon pang-register dito sa user ID and password nyo sa SSS. And lastly, kung meron po kayong pension kay SSS via cheque, pwede po yung number ng cheque ang pang-register nyo dito sa SSS. So, click nyo lang po yung check number of any monthly pension as registration preference nyo and then type nyo sa box ng registration preference yung number ng cheque nyo. And reminder ko lang din po, hindi po pwedeng mag-register ng user ID and password sa SSS kung wala kayo kahit isang SSS country. Kailangan po meron kayong at least 1 month SSS country para makapag-register tayo ng user ID and password sa SSS. Pero kung sa SSS online kayo kumuha na SSS number, pwede na po kayong dumiretso sa pag-register ng user ID and password nyo sa SSS. Pero kung meron na kayong SSS number and dito kayo magre-register ng user ID and password, kailangan merong at least 1 month SSS contribution para makaregister kayo ng user ID and password sa SSS. So, kung meron kayo isa sa mga information na nandito, pwede kayo mag-register ng user ID and password. So, halimbawa naman, matagal na kayong walang work and hindi nyo alam yung SSS number ng dati nyong employer, pwede po kayo maghulog ng at least, I think 200 or 300 yung pinakamababang SSS country sa SSS. And then, yung PRN number nun, pwede nyo gamitin pang-register ng user ID and password nyo sa SSS. So, dito sa example, ang ginamit kong registration preference is yung paid payment reference number or yung PRN number. So, i-click nyo lang po yung napili nyong registration preference para malagyan ng tuldok. So, dito sa example, ang sinelect kong registration preference is yung paid payment reference number or yung PRN number. So, makikita to dun sa resibo ng inyong bayad dun sa SSS country kung voluntary payment kayo. And then, i-type nyo lang yung PRN number or yung payment reference number dun sa box sa baba. So, once na-fill upan nyo na yung registration preference, i-click nyo po yung box na I am not a robot para malagyan ng check. And then, i-click nyo po yung box na I accept the terms and condition para malagyan ng check. After that, i-click nyo po yung submit.
After that, may makikita kayong confirmation page. Makikita nyo dyan yung summary ng information na fill up nyo. And then, double check nyo lang yung mga details kung tama. And then, kung okay naman, i-click nyo lang po yung confirm. And then, may lalabas na notification na do you want to continue, i-click nyo lang po yung okay. After that, may lalabas na notification na you have successfully submitted your SSS web account registration application. So, check daw po natin yung email natin. Mag-i-email sa atin si SSS. Kung hindi nyo po makita sa inbox, double check nyo po sa spam folder or junk folder ng email nyo. By the way, dun sa email, kung ano yung nilagay nyo dito, dun mag-i-email sa atin si SSS. So, make sure active yung email address na nilagay natin dito sa SSS. Normally, mga 15 minutes to 2 hours bago ma-receive yung email ni SSS. Kung wala talaga kayong na-receive na email ni SSS, register na lang po ulit kayo hanggang may ma-receive kayong email ni SSS. So, open nyo lang po yung email nyo and then double check nyo kung may email na sa inyo si SSS. So, ganito po yung sample ng email ni SSS once successful yung registration nyo. So, may nakalagay na thank you for registering in SSS website. So, makikita nyo din dyan yung user ID na ni-register nyo. And then, click nyo po yung kulay blue na word na clicking here para mapunta kayo sa paglagay ng password sa inyong SSS online account. So, before tayo maglagay or mag-register ng ating password sa SSS online account, kailangan muna natin i-type yung last 6 digit ng CRN or SSS number natin. Yung huling 6 na numero ng SSS or CRN number natin. Pwedeng last 6 digit lang ng SSS number yung ilagay natin. So, dito sa sample, tinype ko na yung huling 6 digit ng aking SSS number and then clinic ko na yung submit. After that, maglalagay o magre-register na tayo ng ating password sa SSS. So, dapat at least minimum of 8 characters and maximum of 20 characters. Combination dapat siya ng word and number. Dapat yung first character is letter. So, bawal po ang special character. So, example, kung gusto niyong password is yung apelido nyo and yung birthday nyo. Or pwede rin halimbawa maganda, 05, basta combination ng word and number. So, i-type nyo lang po yung naisip nyong password dun sa prepared password na box. And then, i-type nyo po ulit yung naisip nyong password sa confirm prepared password. So, make sure same password yung ilalagay nyo sa dalawang box na yan. After that, i-click nyo po yung submit. After that, magsiset-up na tayo ng security questions sa ating SSS online account. I-click lang natin yung setup security questions. And then, mag-select lang tayo ng dalawang security questions and then i-type natin yung answer dun sa security questions na yun. So, make sure matandaan nyo yung answer dun sa napili nyong security questions kasi once nakalimutan nyo yung user ID and password nyo, pwede kayo mag-forgot gamit itong security questions and magpalit kayo ng bagong password. So, once nakapag-isip na kayo ng security questions and nalagay nyo na yung answer, i-click nyo lang po yung submit. After that, i-type nyo po yung password na ni-register nyo kanina and then click nyo po yung confirm. And then may lalabas na the security questions were successfully set up. So, ibig sabihin successful na yung pag-register natin ng security questions. So, click lang po natin yung go to home. And then may lalabas na member survey consent. Click lang po natin yung maybe next time. After that, mapupunta na kayo sa homepage ng inyong SSS online account. So, pwede nyo na i-check yung SSS konti nyo dyan. And pwede na rin kayo mag-apply ng loan kung gusto nyo mag-apply ng loan. Basta pasok yung SSS konti nyo. And by the way, don't forget, huwag nyong kalimutan yung user ID and password na ni-register nyo kanina. Kasi gagamitin nyo na yun sa mga susunod pag nag-login kayo dito sa SSS website or sa SSS mobile app. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Marjorie Tapang Vlogs. And don't forget to like and follow my Facebook page for more helpful videos. And huwag nyo rin pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel, Marjorie Tapang Vlogs, for more helpful videos na aking i-upload. Thank you for watching. Bye-bye!